Isang makasaysayang araw. Ako si Ginoong Jeffrey De Leon mula sa Linguna National High School. Ako ang magiging guro ninyo sa Araling Asyano. Kuhanin na ang mga learning packets at ballpen para sa paghahanda sa ating klase. Bago natin simulan ang ating aralin, narito ang kasaysayan na nakaangkla sa ating Most Essential Learning Competencies o MELC mula sa DepEd. Napapahalagahan ng mga kaisipang Asyano na nagbibigay daan sa paghubog ng sinuunang kabiyastan sa Asya at pagbuo ng pagkakakilanlang Asyano. Sa araw na ito ay talaga namang magbibigay sa inyo ng bago at masayang karanasan sa pag-aaral ng lipunang Asyano. Tara! Halina't balikan ang kasaysayan ng sinuunang Asya! Sa pagsisimula ng ating klase, tayo ay maglalaro ng 4 picks, 1 word. Gamit ang iba't ibang mga larawan, huhulaan ninyo ang hinahanap nating salita. Handa na ba kayo? Tayo na magsimula. Item number 1. Tignan ang bawat detalye ng mga clues. Mahusay. Ang tamang sagot ay Islam. Item number 2. Hanapin ang koneksyon ng bawat larawan sa isa't isa. Magaling! Ang tamang sagot sa item number 2 ay Judaism. Tayo na sa huling katanungan. Item number 3. Tignan ang detalye ng bawat clues. Mahusay! Buddhism ang hinahanap natin. Dumako na tayo sa susunod na kabanata ng ating talakayan. Batay sa inyong nilaro, ano kaya ang paksa natin sa araw na ito? Letter A, Geografiya. Letter B, Relihiyon. Letter C, Politika. O letter D, Ekonomiya. Tama! Ang tamang sagot ay letter B, Relihiyon. Dito iikot ang ating talakayan para sa araw na ito. Simulan na natin ang pagkakatuto sa Araling Asyano. Ang reliyon ay paniniwala ng tao na may isang makapangyarihang nilalang o puwersa na siyang pinakamataas ang nagpapakilos sa lahat ng bagay sa daigdig. Halos lahat ng kilalang reliyon sa mundo ay itinatag ng mga Asyano. Ang kontinente ng Asya ay kilala sa maraming bagay, lalong-lalo na sa mga pinaka sa buong mundo. Nasa atin ang Pacific Ocean na pinakamalaking karagatan, Mount Everest na pinakamataas sa bundok. Pinakamalaking populasyon ng tao ay nasa bansang China. Talaga namang kamangha-mangha ang kontinente ng Asya. Did you know na bukod sa pagiging kanlungan ng sinuunang sibilisasyon, dito din sa Asya nagmula ang mga kilalang reliyon sa mundo, partikular na sa Middle East at sa South Asia. Sa katunayan, ayon sa pag-aaraw ng ginawa ng Pew Research Center noong 2017, sinasabi noong 2015, Kristyanismo ang pinakamaraming kasapi at tagasunod. Ikalawa naman ang bilang ng reliyong Islam ng mga Muslim. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan, ay magkakaroon tayo ng laro na tatawagin nating scavenger hunt. Hahanapin natin ang mga sumusunod na item sa inyong bahay mula sa listahan mamaya. Bibilangin natin kung ilan ang inyong mahanap pagkatapos ng laro. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Meron lamang kayong 20 segundo sa paghahanap. Comment down below kung ilan ang inyo nahanap.
Stop! Batay sa mga nahanap ninyong bagay, anong reliyon ang ating pag-aaralan? Letter A, Islam. Letter B, Judaism. Letter C, Buddhism. O letter D, Kristyanismo. Mahusay. Letter D, Kristyanismo, ang hinahanap natin. Itong unang magiging paksa natin para sa araw na ito. Ang Kristyanismo, ang pinakamalaking bilang ng lahat ng mga reliyon sa buong mundo, batay sa dami ng mga tagasunod at kasapi nito. Ang reliyon nito ay nakabatay sa buhay ng Hesukristo. Gayun din ang kanyang katuruan at aral para sa sanlibutan. Biblia naging batayan ng paniniwalang Kristiyano. Dito nakapaloob ang mga aral at salita ng Diyos. Ang lumang tipan ay naglalaman ng mga salaysay mula sa paglikha ng Diyos sa daigdig hanggang sa paghahanda sa pagdating ng Mesaya. Habang ang bagong tipan naman ay patungkol sa buhay ni Jesus, ng kanyang mga disipulo at iba pang mga pangyaring may kaugnayan sa Kristyanismo. Samantala, ang Katolisismo ay isa sa mga pangunahing bumubuo sa Kristyanismo na pinagtibay ng Simbahang Katolika. Pinaniniwala nila ang Santisima Trinidad. Ito ang paniniwala sa nag-iisang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ito ay nakabatay sa dalawang paniniwala. Ang pagkilala kay Jesus bilang anak ng Diyos at paniniwala sa muli niyong pagkabuhay. Sinasapuso din nila ang pitong sakramento. Ito ay ang mga sumusunod. Binyag, kumpil, banal na Eucharistia, kumpisal, pagpapahid ng langis sa may sakit, banal na orden, at kasal. Isinabubuhay din nila ang sampung utos ng Diyos at iba pa mga kautosan ng simbahan. Santo Papa ang siya namumuno sa Simbahang Katolika. Sa kasalukuyan, si Pope Francis ang siyang pinuno ng simbahan. Siya ay nakabase sa Vatican City. Did you know na dumating lamang sa Pilipinas ang Katolisismo noong dumating ang mga Kastila? Ito ay sa pamumuno ni Ferdinand Magellan. Di nagtagal, napadali sa kanila ang pagpapalaganap ng Kristyanismo gamit ang sistemang reduksyon. Di naglaon, naging parte ng buhay ng mga Filipino ang kaisapang Kristyanismo na nakaapekto sa ating sining, kultura at pamumuhay hanggang sa kasalukuyan. Ang susunod naman na laro ay pinamagatang Flip Cards. Dito ay pagmamasdan ninyo ang mga imahe na may kinalaman sa susunod nating paksa. Tingnan maigi at bilisan ang pagtingin sa mga baraha. Simulan na natin ang flip cards. Batay sa inyong nilaro, anong reliyon ang susunod nating tatalakayin? Letter A, Islam. Letter B, Judaism. Letter C, Buddhism. O letter D, Kristyanismo. Magaling! Letter A, Islam ang ating hinahanap. Ito naman ang susunod nating pag-aaralan. Ang Islam, ang reliyon ng mga Muslim. Ito ay sinasabing ikalawa sa pinakamalaking reliyon sa daigdig. Ang Islam ay nangangahulugang kapayapaan. Makikita sa Middle East
ang malaking bilang na nananampalataya sa Islam. Dito din nakasentro ang kanilang reliyon. Sinasabi na si Allah ang siyang lumikha ng daigdig at sanlibutan. Habang si Muhammad ang siyang huling propetang pinadala ni Allah na siya naging tagapagtatag ng Islam. Ang banal na aklat ng mga Muslim ay tinatawag na Quran mula sa tunay na salita ni Allah galing kay Muhammad sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. Sa usaping baboy at alak, ipinagbabawal ang pagkain at pag-inom ng mga ito sa reliyong Islam. Narito ang five pillars na nagiging pangunahing doktrina ng Islam. Narito ang mga sumusunod: Iman, Sala, Zaka, Swam, at Hajj. Unahin natin ang iman. Ito ay ang pagpapahayag na walang ibang Panginoon kundi si Allah at si Muhammad bilang kanyang propeta. Ang sala ay ang pagdarasan ng 5 beses sa isang araw nang nakaharap sa direksyon ng Kaaba o ng The Great Cube sa loob ng Great Mosque sa Mecca. Maska nais-nais na sa mosque ay magdarasal kasama ng ibang mga Muslim. Ang zaka ay ang pagbibigay ng mga Muslim ng bahagi ng kanilang kayamanan sa mga nangangailangan. Ito ay pagiging bukas palad sa mga kapos, may sakit, matanda at mga ulila. Ang swam ay parte ng pag-aayuno araw-araw ng mga Muslim. Ito ay hindi pag-inom at pagkain sa loob ng 40 days. Sa pagunita ng Ramadan, ito ay napiling isagawa ng ating mga kapatid na Muslim. Ang Hajj ay ang banal na paglalakbay sa Mecca minsan sa buhay ng isang Muslim. Ang taong nakapaglakbay dito ay ginagawa rin ng titulong Haji. Did you know na bago pa man ding ipalaganap ng mga Kastila ang Kristyanismo, ay nauna na ang reliyong Islam sa Pilipinas? Nakabase ang kaninang pananampalataya sa sentro at puso ng Mindanao. Kung pagbabataya ng pag-aaral ng Philippine Statistics Authority noong 2017, pinapakita sa datos na noong 2015 ay may malaking bilang na ng mga Muslim sa Mindanao, partikular na sa ARMM o Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nagmula ang Judaism sa Israel. Itinuturing itong pinakamatandang reliyon sa buong mundo. Ito ay itinatag ng mga Jew o ng mga Israelite noong sinaunang panahon. Tulad ng Kristyanismo at ng Islam, ang Judaism ay monotheism na nangangahulugan ang pagsamba sa isang Diyos. Para sa kanila, si Yahweh ang Diyos at may likha ng lahat ng bagay sa daigdig. Ang Torah ay ang banal na aklat ng mga Jew. Ito ay naglalaman ng mga aklat ni Moises. Dito nakasaad ang mga aral at salita ni Yahweh. Ang 10 utos ng Diyos ay gabay ng mga Hudyo sa 8 pagkilos at pamumuhay. Ito ay ang mga sumusunod. Una, ibigin mo ng lubos ang Diyos ng higit sa lahat. Ikalawa, huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ikatlo, ipangiling mo ang araw ng Sabat. Ikaapat, igalang mo ang iyong ama at tina. Ikalima, huwag kang papatay. Ikaanim, huwag kang makiapid sa hindi mo asawa. Ikapito, huwag kang magnanakaw. Ikawalo, huwag kang magbibintang at huwag kang magsisinungaling. Ikasyam, huwag kang magnanasa sa di mo pag-aari. Ikasampo, huwag kang magnanasa sa hindi mo asawa. Sabi ng mga eksperto, naging batayan ng Kristyanismo at ng Islam ang Judaism dahil sa konsepto ng monotheism na paniniwala sa isang Diyos. Mayroon din mga kwento sa loob ng Torah na akma sa kwento ng Biblia at ang Koran. Did you know na maraming nasawing Jew noong World War II
Dahil kay Adolf Hitler, pinagsama-sama ang mga Diyos sa Europa sa mga concentration camps at dito sila pinag-eksperimentuhan. Dahil dito, minabuting iligtas ni President Manuel Quezon ang nasa 10,000 Jew sa kamay ni Adolf Hitler. Ngunit ang bigo siya mapuno na naturang bilang dahil tutol ang Estados Unidos. Tayo kasi ay nasa panahon pa na Commonwealth. Halos 5 taon na pagliligtas ni President Quezon, nasa 1,200 refugees ang nailigtas dito sa Maynila, sa kamay ng mga Nazi. Di nagtagal, naranasan din ng mga Jew ang pagsakot ng mga Hapones sa Pilipinas. Mabuti at German passport ang dala nila, kaya nakaligtas sila sa Japanese occupation, bilang kaalyado ng Japan ang Germany. Ngayon naman ay maglaro tayo ng puzzle time. Gamit ang mga larawan at clues, tukuyin ang relasyon nito sa ating paksa. Tingnan maigi ang mga bawat item. Simulan na natin. Item number 1. Ito ay may kinalaman sa larangan ng arkitektura. Tama! Templo ang ating hinahanap. Tumako na tayo sa susunod na pamimilian. Item number 2. Ito ay may kinalaman sa larangan ng paghahalamanan. Tumpak! Ito ay ang halamang lotus. Panghuling tanong. Item number 3. Siya ay may kilalaman sa larangan ng reliyon. Magaling! Si Buddha ang ating hinahanap. Sagutin ang susunod kong katanungan. Batay sa ginawang activity, ano kaya ang reliyon ang ating pag-aaralan? Letter A, Judaism. Letter B, Hinduismo. Letter C, Islam. Letter D, Budismo. Tama! Letter D, Budismo, ang siyang magiging susunod nating paksa. Ang Buddhism ay itinatag ni Siddhartha Gautama, isang prinsipe na sinukuha ang luho at sarap ng buhay at naglakbay hanggang sa matuklasan niya ang kaliwanagan. Umusbong sa ilagang parte ng India ang Buddhism at naging karibal ng Hinduism. Ito ay mabilis na kumalat at niyakap ng ibang-ibang mga Asyano sa kani-kanilang mga bansa. Nahati sa iba't ibang uri ng Buddhism ang naturang reliyon, tulad ng Theravada Buddhism, Mahayana Buddhism at Tibetan Buddhism. Ang Theravada Buddhism ay kilala sa Timog Silangang Asya mula sa mga bansang Thailand, Cambodia, Laos, Myanmar, kasama din ang Sri Lanka mula sa Timog Asya. Dito ay nananatili si Buddha bilang isang guro at banal na tao. Ang Mahayana Buddhism ay kilala sa Silangang Asya mula sa mga bansang China, Japan, Taiwan at South Korea. Kasama din sa Singapore at Vietnam mula sa Timog Silangang Asya. Kinikilala si Buddha bilang isang Diyos na tagapagligtas. Ang Tibetan Buddhism ay kilala sa Silangang Asya mula sa mga bansang Mongolia at teritoryo ng Tibet. Gayun din sa Timog Asya mula sa mga bansang Bhutan, India at Nepal. Dito ay kinikilala si Buddha hindi bilang isang Diyos, bagkus isang extraordinary being. Ang Noble Eightfold Path ay nagsisibing gabay ng mga Buddhist upang makamit nilang Nirvana. Halika, basahin natin isa-isa ang Noble Eightfold Path. Tamang pag-iisip,
tamang aspirasyon, tamang pananaw, tamang intensyon, tamang pagsasalita, tamang pagkilos, tamang hanap buhay, tamang pagkaunawa. Sa pagnilay-nilay ni Buddha sa ilalim ng punong buo ay naliwanagan siya sa mga sumusunod na katotohanan. Ang buhay at pagdurusa ay hindi maghihiwalay. Pagnanasa ang sanhi ng pagdurusa. Mawawala lamang ang pagdurusa kung aalisin ang pagnanasa. Maaalis ang pagnanasa kung susunod sa walong landas. Ang paraiso o kaluwalhatian sa pagkamit ng nirvana ay isukdulang layunin ng mga Buddhist. Ang makalaya ang mga tao mula sa pagdurusa at kamalayang pansarili, gayon din mula sa siklo ng reincarnasyon. Ang sumunod na activity ay ang word association. Mula sa mga ipinakitang salita, huhulaan ninyo kung anong reliyon ang tinutukoy mula sa mga word clues. Handa na ba kayo? Tayo na magsimula! Mag-analisa mabuti mula sa mga salitang nakikita sa harap. Batay sa mga salita, anong reliyon na tinutukoy nito? Letter A, Judaism. Letter B, Hinduism. Letter Z, Islam. Letter D, Buddhism. Tama! Ang hinahanap natin ay letter B, Hinduism. Dito iikot ang susunod nating paksa. Tayo na muling matuto. Ang Hinduism ay tinatag ng mga Aryan. Isa ito sa mga itinuturing na pinakamatandang reliyon sa buong mundo. Ito ay tinatag sa ilagang kanlurang bahagi ng India kung saan umusbong ang kanilang kabias ng Indus. Sinasabi na ito ay isang polytheism na reliyon dahil na din sa pagkakaroon nito ng maraming mga Diyos. Tulad na lang nila Brahma na manlilikha, si Vishnu na tagapangalaga at si Shiva na tagawasak. Naniniwala sila na siklo ang buhay. Ang mga Vedas ay ang mga banal na kasulatan ng mga Hindu mula sa mga panahon ng mga Aryan. Tinuturo ng mga Veda kung paano magkaroon ng mahaba at mabuting buhay ang mga tao. Mula sa kanilang paniniwala at kultura, ay nabuo ang tinatawag na key system na nagpapakita ng pag-uuri ng tao sa lipunan. Naniniwala ang mga Hindu sa reincarnation. Pinaniniwala ang kapag namatay ang isang tao, ang kanyang kaluluwa ay muling mabubuhay. Nakabatay ito sa kanilang karma kung siya ay mabubuhay sa mas mataas, mas mababang antas o uri. Ang karma ay ang pagkakaroon ng gantimpala kung kabutihan ang ginawa mo sa iyong kapwa. Pagdurusa naman kung hindi mabuti ang ginawa mo sa iyong kapwa. Naniniwala ang mga Hindu na ang tao ay dapat magsumikap sa buhay at ito ay dapat inaalay sa Diyos, anuman ang kanilang antas sa lipunan. Ngayon naman ay lilibutin natin ang ibang bansa. Pagkatapos nito, ay meron akong itatanong sa inyo. Handa na ba kayo? Tayo nang maglakbay!
Batay sa inyong napanood, sa bansang kinuhan ang mga pangyayari. Letter A, Nepal. Letter B, China. Letter C, Taiwan. At letter D, Japan. Mahusay. Letter B, China, ang tinutukoy sa video clip. Dito ngayon patungkol ang huli nating paksa. Sa bansang China nagmula ang pilosopiya sa Asya. Kakaiba sa relihiyon, ang pilosopiya ay nakatutok sa pagpapalalim ng tao sa kanyang kaalaman, pagpapalawak sa kanyang pananaw patungkol sa ugnayan ng tao at kalikasan. Did you know na ang East Asia ang pinagmulan ng iba't ibang pilosopiya sa Asya, partikular na sa bansang China? Ang Confucianism ay tinatag ni Confucius. Kinikilala din siya bilang Master Kung. Siya ay sinilang sa lalawigan ng Shandong sa China. Dito niya sinikap na makapag-aral. Naging mahusay siyang guro at tinangad na makapaglingkod sa pamahalaan. Di naglaon ay kumalat sa buong China ang kanyang mga aral na mapabuti ang ugnayan ng tao sa lipunan. Sa kasalukuyan, inaaral din ng Confucianism sa iba't ibang bansa tulad ng South Korea, Japan at Vietnam. Sa five classics nakapaloob ang mga turo ni Confucius. Ito ay naglalaman ng mga talumpati, talakayan, awiting bayan, tula at mga importanteng seremonyas sa Confucianism. Sinasabi na ang golden rule ni Confucius ay, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Isa na marahil sa pinakamalagang impluensya ng Confucianism sa mga Asyano ay ang civil service examination. Ito ay alinsunod sa paniniwala ni Confucius na nagtatalaga sa mga tao sa pamahalaan na dapat nakabati sa talino at kakayahan, hindi sa natatangi o namamanang pribilehiyo. Mahalagang bahagi ng pagsusulit ay ang kaalaman ng scholar sa Confucian Classics. Sa Pilipinas, Civil Service Commission na nagbibigay ng pagsusulit sa mga mamamayan nais maglingkod sa pamahalaan. Dumako naman tayo sa Taoism. Ayon sa mga Chino, ito ay tinatag ni Lao Tzu. Nagsimula ito sa probinsya ng Henan at maging sa dinastiya ng Zhou. Isinulat ni Lao Tzu ang Tao Te Ching na koleksyon ng mga tula at matalinghagang salita. Ito ang naging gabay ng mga Taoist sa kanilang kilos at pamumuhay. Ang yin at yang ay prominenteng simbolo na nagpapakita ng balanse sa kalikasan at daigdig. Sumisimbolo ang yin sa aspetong pambabae, malambot at kalmado. Kumakatawan din ito sa kadiliman. Ang yang naman ay sumisimbolo sa aspetong panlalaki, matigas at masigla. Kumakatawan ito sa kaliwanagan. Kapag nawala ang balanse ng yin at yang, magkakaroon ng kaguluhan. Narito ang ilang aral mula sa Taoism. Lahat ng bagay ay iisa. Naniniwala sila na kapag gumawa ka ng masama, katumbas ay dapat gumawa ka ng kabutihan. Ang buhay at kamatayan ay magkasama. Ito ay realidad. Upang masukat ang iyong pagkakatuto sa ating aralin, ay naganda ko muli ng isang activity na tatawagin nating halo letra. Tukuyin kung anong reliyon o pilosopiya nakapaloob ang mga sumusunod na pahayag. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Handa na ba kayo? Tayo na magsimula. Unang tanong. Ang reliyon pinagmulan ni Siddhartha Gautama. Mahusay.
Buddhism ang tinutukoy natin. Number 2. Ang katuruan ukol sa pagkakakamit ng mahabang buhay at mabuting pamumuhay ay nakapaloob sa Veda. Magaling! Hinduismo ang ating hinahanap. Number 3. Ang reliyong nakabatay sa pangaral ng propetang si Muhammad. Tama! Reliyong Islam ang nakabatay sa pangaral ni propetang si Muhammad. Number 4. Tinuturing na pinakamatandang reliyon sa daigdig. Mahusay, Judaismo ang pinakamatandang reliyon sa buong mundo. Panghuli. Ang reliyong nakabatay sa pangaral ni Hesukristo. Magaling! Kristyanismo ang ating hinahanap. Sa pagtatapos ng ating klase, ay mag-iwan ako sa inyo ng isang activity na pinamagatang may diverse classroom. Meron kayong apat na foreign exchange students sa klase. Paano nyo sila pakikisamahan, lalo't magkakaiba kayo ng kultura at paniniwala batay sa kanilang kasuotan at titsura? Gamit ang limang pangungusap, ipaliwanag ninyo ang inyong saloobin hinggil sa pangyayari. Bigyan diin ang inyong pagkakaiba-iba. Isulat ang inyong kasagutan sa inyong kwaderno. Nagpapasalamat ako sa MS PowerPoint, sa Canva, KindMaster at sa YouTube na naging tulay para mabuo itong naturang video lesson. Nagpapasalamat din ako sa mga pinagkuhanan ko ng mga resources, gayon din yung mga larawan, video at audio na ginamit ko dito sa video lesson. Naway marami kayong natutunan sa kasaysayan at pamumuhay ng mga sinuunang Asyano. Laging tandaan, it's more fun in Araling Asyano. Muli, ako si Ginoong Jeffrey De Leon mula sa Linguna National High School. Maraming salamat. Paalam!